Hello guys, magandang hapon sa ating lahat. Kumusta kayo dyan, mga kaibigan? So guys, okay, bago natin umpisaan yung topic natin ngayon, shout out muna kay Ben, Kuya Brian, saka yung mga Phoebe. So resty mo ngayon, mga Phoebe, mag-exercise kayo ngayon, ha? Papawis kayo. Hey guys, so ang topic natin ngayon, yung paggamit natin sa BMS. So, bali ang BMS natin ay dalawa, yung 100 ampere. At saka yung 50 ampere. Hey guys, yan. Yung BMS. So, bali na ikabit ko na yung mga kanya, wires niya, connecting wires niya sa positive. So, naikabit ko na siya. So, una sa lahat, ang pagkabit nito, siyempre kailangan natin ng mga gamit. Ito, mga gamit. Meron kayong shrink tube. Ito ay para sa insulation naman. Pag nag-splice kayo, ilagyan mo to. Para medyo maganda tignan. Hindi lang electrical tape. Hindi lang electrical tape ang ilagay. Kailangan din ng string tube. So meron tayong 4mm, 3mm, 5mm, 6mm. Saka 10mm. Okay guys, string cable tube insulation. So ito ay heat string cable tube. So 125 degrees. Okay guys. Siyempre, meron kang mga connector para sa baterya. Ito ay meron tayong dito XT60. Meron tayong XT90. Ito ay helmet. Meron tayong XT90. Yung 90 na yon guys, ayun na, 90 ampere. Nakalagay doon, 90 ampere ang rating niya. Ito yung 60, XT60. Okay, 60 ampere. Ito, 90 ampere. Siyempre, lagyan ko yan ng fuse. Okay? Ito yung ilagay natin na fuse. Ayan. Ito silicon wire, ito yung talagang pang high temp na kwan. Ito kasi ang in order ko para sa baterya natin, sa power ng baterya ay siyempre malaki yung kanya gauge ng wire. Ito ay ilalagay ko ay 10, yung size niya 10. O dapat sana ang ilagay ito 8 American wire gauge, pero on order ko 10. So okay na to, 10. Ito. Silicone wire. So iba yung ito, kategory nito, silicone wire. Ito matataas talaga yung temperature rating nito, saka voltage rating nito na kayang i-handle. Hindi sa normal wire na normal wires lang. So, kailangan natin ng silicone wire. Mas maganda ang quality. Okay, mahal nga lang to. Mahal, guys. Silicone wire. Meron tayong silicone wire dito na 8. Ito na yan. Yung size niya, 8mm. 8 American wire gauge. 600 volts. 200 degrees centigrade. Ang kanyang withstand. Guys, siyempre, meron tayong charger. Yung charger na kinuha natin ay pang 72 volts. So, ito ang rating niya. 3 ampere siya. Output current niya, 3 ampere. So, hanggang 84 volts. So, ang brand. Siyempre, ito yung galing sa kanto, sa China. Weight. Ang brand niya, weight.
weight 360 watts, 120 volts AC. Okay, so input 20 volts. Okay, 3 ampere charger. Okay, meron siyang fan. So yung connection nito, muna define natin na ganito yung XT60. Mas maganda. Mas maganda yung kapit. Okay, pinalitan ko yung charging port na. Ito yung magiging charging port. Okay. Kaya papakita ko sa inyo itong baterya. Yan po. Ikabit natin. Kung bibilangin mo yung red wires na yan, yun yung 20 wires na lahat nakakabit sa positive side. So, but kung 20 series yan, 20 rin yan, 20. Dito, 20. Okay guys. Ito, testing mo natin itong BMS na 50 ampere. Okay. Ito ang gamit natin pang solder. Soldering gun. 100 watts. Okay. So guys, itong baterya natin, ilalagay natin ito. Saka pagkatapos matapos yung ginagawa kong housing niya, ilalagay ko ito sa loob ng fiberglass. Meron siyang housing ito. Fiberglass housing. Itong baterya natin. Guys. So, kung sukatin natin itong voltage ito, kung tama yung voltage, dito ako kukuha. Pagkita ko sa inyo, saan ko mo, ilagay mo sa storage. Yan. Okay. Yung positive side, dito mo kunin sa pinaka last na series, sa may number 20. Number 20 series, itong positive. Okay? Number 20 positive. Ayan. Ito naman negative, ilagay mo dito sa may BMS. Negative. Dito, yung negative side, yung P-minus. Ha? P-minus. P-minus. Kita nyo yung P-minus. Yung P-minus, doon may lalagay yung... Okay. P-minus. Ito na lang. Yan, 73.2. Si 73.2. So, i-charge natin to. Dapat madagdagan to. Okay. So, charge natin to. Total, ilagay natin itong by this charger. 84 volts. Okay. So pang yung charger niya, ito yung ilalagay natin na charger. Yung charger nito, dito ka rin kukuha sa may negative sa may BMS niya. Dito rin kukuha ito yung negative. Okay? Dito ka kukuha ng negative kasi yung BMS natin common port. Yung output sa charging system isa lang, kaya tawag nila na common port. Okay. Good day, guys. So, okay guys, hanggang dito lang muna tayo. Ikakabit ko muna yung charging port niya. Yung XT60 na sinasabi natin. Ano yun? Ito. Ikakabit ko mga ito dito sa may baterya para i-charge natin. Okay? Hey guys, sa susunod na video natin, doon natin makikita yung full charge niya saka bago natin ikabit sa kan sa controller natin. Okay guys, bye-bye. God bless.